Blessed Day Church, it is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness, no matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance.
The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we missed being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Besides from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is three in one, reigning undefeated. Our God has overcome. Jesus, 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 let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. Morning Church of God, tayo po ay tumayo at sama-sama tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ang mga anak ng Diyos ay pumalakpak sa Panginoon. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, purihin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! At sabihin natin, itiklara natin sa lugar na ito, nakapiling natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay narito sa lugar na ito. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking anhita, o Diyos dalangin ko. Taas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dahila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking alita, o Diyos dalangin ko'y maghari.
Sarili sa posisyon kung saan tayo ay nananalangin sa Panginoon ng may pagpapakumbaba sa Panginoon. Sa mga oras na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Buksan natin ating mga puso at hayaan natin na siya sa atin
ng Panginoon ang ating mga puso. Perhaps ang ilan sa atin ay pumunta dito nang may dalang pasasalamat. Ang ilan sa atin ay pumunta dito nang may dalang pananalangin at hiningi sa Panginoon. But this time, maging sigurado tayo na ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. At ang ating mga awitin na inaalay sa Panginoon ay Kanyang naririnig. Mga kapatid, awitin natin ang buong puso ang mga awitin na ito. Minsan pa ang awitin na ito para sa ating Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusama mo. Aking damating mo, ikaw ay mamasdan. Pagsita.
nagsalamdamhin, Panginoon, ang iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Katagpuin mo kami, O Diyos. Baguhin mo ang buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo, O Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo yung buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Kailangan
sa aking kalakasan. Minsan na hindi na kulang higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw sa piling mo, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Wala kami patuloy na aawit sa pangalan mo, Panginoon. Panginoon, ama, maraming mga bagay kami ang hindi kayang gawin, O Diyos. Ngunit sa mga bagay na kaya naming gawin, nais namin na papurihan ka, Panginoon. At nais namin na maitaas ang pangalan mo sa tuwing kami ay nagtitipon-tipon sa lugar na ito, Panginoon. Katulad ni Haring David, sa kanyang sulat, sa kanyang nilikhang awitin, sa awit
27. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Nawa ito rin ang ating maging dalangin sa tuwing pagpunta namin dito, Panginoon, na kami ay palaging nasa iyong presensya, Ama. Gabayan mo ang iyong mga anak, Panginoon, and we pray, O God, that you anoint your servant as he preach your word, Panginoon, today. May your name be glorified in this place, Panginoon. We pray and give thanks. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Amen. So, today, church, I'd be loving to share to you. Yan po ang title ng aking sermon, Rejuvenate. So, ano po ba ang ating naiisip pagka naririnig mo o nababasa mo yung word na rejuvenate? So, ang meaning po, no? Ayan po, pakiclick Kuya Emil, ang meaning po ng rejuvenate means to give new life or to restore to a healthy condition. I will say it again, means to give new life or to restore to a healthy condition. Ako po, habang nagsisearch po, ano bang pwedeng maging example na gawin ko? So, meron hong lumabas sa aking pagsisearch. So, I'll be showing you a picture. Ayan po ang picture. Ano po yan? Hindi po yan daing, kundi yan po ay starfish, no? Yan po ay napakalaking starfish, pero hindi natin pag-uusapan yung laki, yung size ng isang starfish, kundi po, ano ba ang meron dyan sa starfish? Alam nyo, starfish have an amazing ability to regenerate lost or amputated body parts. Pag may napuputol po sa kanya, kaya hong bumalik sa dati. Ang sabi pa nga ng mga scientists, kahit kalahati nung kanyang katawan, ang maputol, kaya niyang bumalik po sa dati. Meron siyang kakaibang merong sa kanyang katawan o pagkakalika sa kanya ng Lord, meron po siya niyan. Ang tanong po, sa atin po ba pagka meron po tayo mga problema sa buhay and sometimes ito po mga nai-encounter po nating challenges sa buhay. And let's be honest, na talagang minsan nanghihina po tayo. Sometimes, nakakapag-isip po tayo na tumigil. So tayo po ba ay nananampalatayang kayang ibalik ng Lord yung dating taas ng level ng iyong pananampalataya? Yung dating sigla mo sa paglilingkod, yung dating taas ng iyong pag-asa. Amen? Kaya nga po, in our work with God, it may often feel like we are very tired. At ito, wala naman akong pinangako si Lord na ang buhay po natin pagka ikaw ay naging Kristiyano, wala na pong mga challenges sa buhay. Diba, nung tayo nga po ay nakakilala sa Lord, dyan pa ho nag-start yung bakit dati hindi ako dumadaan sa ganitong problema? Bakit kakaiba itong kinakaharap ko? Amen? Sometimes, pag may mga ganun po tayo na-encounter sa buhay, napapagod po tayo, we feel very tired. Amen? In times like this, what we need most is the refreshing move of God in our lives. Pag tayo ay para bagang napapagod, sobrang napapagod, o parang drain na drain ka, ang kailangan natin, mga kapatid, yung galaw ng Diyos sa buhay po natin. Just allow Him to move in our lives. The refreshing move of God. Can we say amen? Amen? At ang tanong po, ano po ba? What do you really want from God? Sa yung pagpunta sa lugar na ito, ano ba talaga yung kailangan mo kay Lord? And what do you really
one from the people whom God has placed in your lives. Ano ba talaga ang kailangan mo, yung mga inilagay ni Lord sa buhay mo, family mo, mga spiritual leaders mo, ano ba yung mga talagang kailangan mo para ma-rejuvenate ka kay Lord, para ma-rejuvenate ikaw at ako. Amen? Kaya nga po, meron hong kwento. There's a story in the Bible. If you have your Bibles in the book of Acts, chapter 3, verses 1 up to 10, ang sabi po rito, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked for them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention and expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. In verse 8, he jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Could we close our eyes once again? Let us pray. Father God, once again, we ask your Holy Spirit to be our teacher, and I pray that you will quicken the mind and hearts of your people. May their hearts, O God, be a good ground, natatamnan ng iyong salita. Enable that each one of us, we can use it in our daily lives, because we believe that there is power in your word to transform our lives inside out. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam ko po, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, familiar ka na po sa kwentong ito. Amen. And this chapter, chapter 3 ng Books of Acts, it talks about Peter heals a lame beggar. Peter heals a lame beggar. So alam naman po natin, si Peter at si John po ay mga apostles ni Jesus. Pero ito po yung mga makikita po natin dyan sa Acts chapter 3 verses 1 and 10. So ito po ay, I'll be showing you a picture. Yan po ang lame beggar. Pakiclick nga. Ayan. So, yung ibig sabihin po niyan, pilay. Ang matindi po, pilay na pulubi pa. Amen? Sabi, he was 40 years old, sabi ng mga scholars, and he was lame from birth. So, meaning yung siya po ay naipanganak, pilay na po. Disabled na po siya. Amen? At ang, nung during their times, pagka ang isang sanggol, bata na naipanganak na ito po ay invalid, halos hindi na po yan inaalagaan ng kanyang family. Ano po yun? Yan po ang kalalagayan niyang lame beggar, at sa kanyang tanang buhay, hindi pa po siya nakalakad. At ang susunod po, si Peter and John, at doon po sa binasa po natin, they're going to the temple at 3 p.m. to pray. Pero kung babasahin nyo sa mga New King James Version, 9th hour, iba po ang ano nila, no? Computation ng oras. But anyways, hindi po tayo magkakaroon pa ho ng discussion with regards sa time. Yan na po ang
sa NIB, 3 p.m. po. Sila po yung humahangos, no? Sa church, sa temple, para mag-pray. Amen? Parang yung katabi mo ngayon, no? Talagang nagmamadaling pumunta sa church. Can we say amen? Amen? So, ito po, kung papansinin po natin si Peter and John, sa scripture po, especially sa, yan po yan sa New Testament, mapapansin po natin laging magkasama yan. Magkasama yan sa kanilang profession as fishermen. At mapapansin din po natin yung mga disciples ni Jesus, pair by pair po sila. At madalas po magkasama si Peter and John. Amen? Bakit kaya 3 p.m. sila pupunta doon sa temple? Kasi po ang mga Hudyo, yan po ang kanilang nakaugalian. Ang pagpunta po nila sa temple, 9 a.m., 3 p.m. and evening sa sunset. So ginagawa po ang sacrifices to be made at 3 p.m. Yan po. So meaning pagkaganon po, marami pong tao na pumupunta po sa church. At ito rin po yung perfect time na nagninilay-nilay sila doon sa ginawa ni Jesus sa cross. Diba? Yung 3 p.m. na namatay po ang ating Lord sa cross. So yan po ang kostumbre ng mga Hudyo. At ito rin po yung time ng prayer and sacrifice. So meaning, ito ay napakadaming taong pumupunta sa church. Amen? And in our lives, mga kapatid, I will ask you a question. How crippled we are before Jesus came into our lives. Diba? Sa totoo lang po, nung wala pa si Jesus sa buhay natin, parang pilay na pilay po tayo. No? Sa dami ng problema, no? Problema sa pamilya, aray ko po. Problema sa karir, aray ko po. Problema sa tuition o whatever pa po, sa personal, sa spiritual, sa emotional, aray ko po. Sometimes, ang hirap po nating makapag-move on. Sometimes, hindi po makagalaw si Lord sa atin. Nai-stack up po tayo. Especially nung wala pa si Jesus sa buhay po natin. Can we say amen? Amen. At maybe today, there's still sa area sa buhay mo na parabang still broken and needs the healing power of God. Ako po, aaminin ko, meron pa po sa area ng buhay ko na talaga pong kailangan ko po na talagang daluyan ng kapangyarihan ng Diyos para gumalaw. Kasi nga po, tayo po yung mga imperfect human being. Can we say amen? And I believe this morning, gagalaw ang Diyos according to your faith just sa mga part at area ng buhay mo na it seems na nagiging invalid or nakikripple po tayo. Amen? Kaya nga po, God can rejuvenate us to healthy functioning. Spiritually, gusto ni Lord, bumalik po yung sigla. And even physically, kung meron kang karamdaman o mahal mo sa buhay na parang tingin po natin o we heard from the doctor na parang wala nang pag-asa sa umagang ito, kapatid, according to your faith, kayang magpagaling ng Panginoon. He is able to do exceedingly, abundantly, beyond our imagination. Can we say amen? Amen? And today we will study on how God rejuvenates this crippled man, a lame beggar man. So ano ba ang meron? Makikita po natin. So first, a contrast. Sabi po dyan, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. At 3 in the afternoon, now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. So makikita po natin meron pong contrast values dito. Okay? Because it tells us the values of the world clash with the values of God.
I will say it again, the values of the world clash with the values of God. Hindi siya talaga magiging parehas. Yung pinapahalagahan ng mundo at pinapahalagahan ni Lord, magkakontra po yan. Amen? Kaya nga po, makita po natin doon sa binasa ko, Peter and John were going to church to pray. Pupunta si Pedro, pupunta si Juan sa tahanan ng Diyos para manalangin at mag-offer ng sacrifice. Tama pong value yun. Amen? Pero itong lame man, sabi po dyan, we're going to church to ask money. Pupunta ako sa church, sa templo ng Diyos, para siya ay makahingi ng pera. Amen? Kaya nga po, may contrast po sa kanilang pinapahalagahan sa buhay. And as Peter and John approached the temple gate, they encountered this lame beggar and asking for money. Kaya nga po, pagdating ni Peter, ni John doon sa beautiful gate, kasi po, pagbabasahin niyo po yan, napaka, ano po yan eh, bronze or silver po ang pagkakaano, hindi naman siya gold, na napakataas, no? At doon siya pumupuesto, doon pumuesto itong lame beggar. At ito pong temple gate, ang tawag po rito, Corinthian bronze gate. Bronze siya. So napakaganda po niyan. At ang ano niya po ay 62 feet ang taas. At yung kanyang wide, 62 feet. And 31 feet po yung height. So malaking pinto po ito. Nandun po yung lumpo at pulubi. Amen? At sabi nga po rito, ito rin po yung favorite entrance na gate ng mga Hudyo pag sila po ay pumupunta sa temple. At dito po, pumupuesto ito. Yung mga bumubuhat sa invalid man or nitong crippled man, dyan siya nilalagay. Bakit? Kasi nga, dumadaan po dyan ang maraming tao. At dyan siya humihingi ng pera. Alam niyo po ba ito? Ito pong lame beggar man, siya po ay, he was considered unclean and the gate is far as he could go. Siya po ay kinukonsider pong madumi kasi po during their times, no, pagka invalid o disabled pong isang tao, tinitingnan po nila ng mga religious people, ng mga Hudyo na makasalanan. Kaya nagkaganyan yan, kaya nalumpo yan. May kasalanan yan o kaya ang pamilya niyan. Amen? Pero tandaan po natin, nandoon siya lagi. 40 long years, no? Kung ilang taon po dyan siya na napupunta nung nakaisip siya at binubuhat siya dyan, no? Pero itong layman na ito ay hindi ho nakakapasok doon sa loob ng temple. Because people around him, or religious people, o mga Jew, considered him unclean. Pero mo, nandoon lang siya sa may pinto. Amen? Kaya makikita po natin dito, he is very desperate and he could not rescue himself. Hindi niya kayang tulungan yung kanyang sarili. Desperado po siya. At ang mabigat pa rito, he was a burden and no contribution to their society. Kumbaga, pabigat na siya sa kanyang pamilya, sa kaibigan, kakilala. At wala, at maging sa kanilang society, wala na po siyang value. Yan po ang layman. Amen? And he was born to brokenness and caught to cycle of brokenness. Kumbaga, paulit-ulit na grabe po yung pinagdadaanan niya. Mahirap po yun yung pag alam mo na wala na nagpapahalaga sa iyo, parang wala na nagpapamama. Araw-araw, dala-dala niya po yun. Amen? Kaya nga po, he didn't know, hindi alam nitong lame man na ito, sa pagpunta ni Peter and John, eh, meron hong pagbabago yung magiging encounter niya na mababago ang takbo ng kanyang buhay. Amen? Parang malabong-malabo na kasi yung kanyang, ano eh, yung sa sitwasyon niya. Parang maybe ayaw niya nang mangarap. Or yung gumaling, wala na sa isip niya yun. Ang importante, makasurvive siya.
Malabo na ang tinatakbo ng buhay niya, yan na po ang kanyang iniisip. Kaya nga po, sa atin po, kung nalalabuan ka na sa sitwasyon ng buhay mo, mag-focus ka lang kay Lord at tiyak na malilinawan ka. Amen? Kung ba parang gulong-gulo po tayo, parang malabo na itong sa part ng area ng buhay ko na maayos, kapatid, mag-focus ka lang kay Lord, tiyak na malilinawan ka dahil sa Diyos, ang ating Diyos is able to provide whatever your needs, is able to heal you, is able to fix every broken relationship. Just name it, believe it, and receive it in the name of Jesus. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Makikita po natin dyan na yung contrast of values ng world and kingdom of God ay makikita po natin malaki po ang pagkakaiba. Like po nung sinabi ko po si Peter and John pumupunta sa church to pray, pero po ito pong lema, nangingin ng pera. And in our times, sabi nga, values of the kingdom of God, yan po ay humility, pero ang mundo, pride, pakiklik ulit, at yung susunod po ay generosity, no? Pero ang binavalue po ng mundo, baligtad po, greediness, pero yung binavalue po sa kingdom of God ay yung sacrifice, pero po ang mundo, comfort zone, and selflessness sa kingdom of God, pero po sa world, selfishness, pero po yung binavalue po o yung values of the kingdom of God, loving those who are hard to love, pero po rito po sa mundo, revenge. So talaga pong meron po siyang contrast. Amen? Kaya nga, put God first and you'll never be the last. Pag inuna mo ang Panginoon at yung mga patungkol sa kingdom values, Panginoon, mga kapatid, ang Diyos po patuloy po na mararanasan po natin sa ating mga buhay. Amen? Kaya sabi po ng Matthew 6:33, a common verse, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, say after me, all these things will be provided for you. Pag inuna po natin ng Lord, amen? Especially pag nakikita ng Lord, marami ka ng sacrifices. Amen? Pero nagtutuloy-tuloy ka, hindi putol-putol ang iyong paglilingkod sa Panginoon, idadagdag ni Lord ang lahat ng iyong pangangailangan. Can we say amen? Amen. And number two, a choice. Ayan po, enable na tayo po ay ma-rejuvenate. Kailangan tama po yung mga pagpili natin sa buhay. At ulad ni Peter, makikita po natin, tsaka ni John, ang sabi po dyan sa verse, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him as did John. Huminto po si Peter, nagbigay po ng time si Peter, nung siya'y humihingi ng pera. And maybe, yung mga ibang tao po, ay dahil kilala na, nilalagpasan na siya. Pero si Peter and John, huminto. At sabi ni Peter sa kanya, look at us. Tingnan mo kami. So the man gave them his attention. Diba? Nalangingi siya, pero nung sabi ni Peter, look at us, binigay niya yung attention niya kay Peter and expecting to get something from them. Nag-expect siya na may ibibigay si Peter. Kasi ang isip niya, pera. Pero dito po, mapapansin po natin, ang almsgiving sa mga Hudyo, ito po ay Jewish pillars of faith. Kasi nga po, mga religious people po sila. Ibig sabihin, pagka sila po ay the more na nagbibigay, tumutulong sa mga pulubi, feeling po nila sila ay nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? So yun po ang makikita po natin dito. At ito po, begging for alms, no? Was probably productive for this man. Kaya alam niyang ito yung pinapahalagahan ng mga Hudyo. Kaya alam niya dito siya kikita. Ito yung magiging kabuhayan niya po. And he had the opportunity to have money. He thought money was greatest need in his life. So nawalan na siya ng pag-asa sa area
na siya po'y pagalingin ng Panginoon, makalaya sa kanyang pagkalumpo, ang kanyang iniisip po, pera na lang po ang importante. Kung nakakalungkot po, no? In our times, sometimes people, nakikita po natin talaga pong sobrang-sobra na po ang kanila pong pagbibigay ng priority. No? Kung paano ba kikita, kung paano ba kikita ng pera. And sometimes, hindi po nila napapansin yung kanilang spiritual life, napapalayo po sila sa Lord sa sobrang driven po ng pangangailangan. Amen? Kaya nga po rito, sometimes we hear or we say in ourselves, if I only had more money, my life will be much better. Kung may pera lang ako, baka hindi ganito ang buhay ko. If I only have more money, then I would be happier. But the truth is, money isn't our greatest need, but God is all we need in our lives. Amen? Hindi po pera ang tunay na magbibigay ng fulfillment sa ating buhay, kundi yung ating intimate relationship sa Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi po rito, no one can serve two masters. Either you will hate the one, love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Mga kapatid, napakaganda hong paalala, especially po ito pong pinagdadaanan nating pandemya. Kapatid, wag na wag po nating ipagpapalit ang Lord sa mga material na bagay. Amen? And lahat po ng material na bagay, kasama po ang pera, iiwanan po nating lahat yan. Let's value our relationship with Jesus. Bigyan po natin ng mas malaking timbang at all times yung ating spiritual na kalalagayan. Can we say amen? Amen. And dito po makikita rin po natin, no, ang mundo po, no? Tayo po ay nabubuhay sa mundong kumbaga sobra na po yung desperation, no? And nararamdaman po natin 'yun. Ang tanong po, dahil nakikita po natin, lalo na po yung mga wala pang ugnayan sa ating Panginoon. Nakikita natin sobrang discouraged, nadi-disappoint, parang nalulumpo na sa dami ng pagsubok ng buhay. My question is, katulad ba ni Peter and John, masasabi ba natin sa mga taong ito, look at us. Tingnan mo kami. Tingnan niyo ako. For His praise, for His glory. Nalalagpasan ko yung mga pagsubok dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Lord. When was the last time we encouraged those people na nakikita po natin sa paligid po natin? Do we still have the power to tell them, look at us bilang mga born again? Nakikita pa rin ba nila yung pagkakaiba natin? Si Peter, saka si John, very bold. Bakit? Kasi empowered ng Holy Spirit. Look at us. Alam nila itong taong ito. Wala nang silbi. Pero dahil gumagalaw yung banal na Espiritu Santo, they use the power that is with them. Amen? Kaya nga po, sabi po ng Matthew 5:16, in this same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Nakikita pa rin po ba ang liwanag ni Kristo sa buhay po natin? Amen? So, sabi nga po rito, there are lots of people, like what I've said, who are crippled spiritually and lame. Panlabas, kala natin sila ay okay, pero deep inside, ang dami pong hurts, ang dami pong pain. Sino po ang gagamitin ni Lord? And I believe, tayo pong mga mananampalataya, ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Can we say amen? And we will tell them, look at us. For His praise, for His glory.
Tingnan nyo yung ginagawa sa akin ng Lord, sa amin ng Lord. Kung nakakayanan namin, makakayanan nyo rin. Can we say amen? Amen. Kaya nga po, the church give is healing. Isa po rito yung gift po ng church, yung tayo po'y vessel ng Lord na manalangin sa mga taong may sakit at karamdaman. Can we say amen? Angina, can we say amen? Talaga bang siguradong-sigurado tayo na pag tayo po ay nag-pray, meron pong magandang resulta because may kaakibat ito ng pananampalataya. Kasi po yan po yung isa sa mga gift na binigay sa atin ng Lord. Ang tanong, nagagamit ba natin? Amen. Baka minsan tayo pa ho yung nag-aalangan. So hindi ho makakakilos ang Diyos pag may doubt. Pag hindi po activated yung ating faith. Kaya nga po minsan, sabi ko nga po, dahil nga po sa mga pinagdadaanan po natin, meron hong hugot, sabi po, madalas meron tayong gift of healing. Yung madalas kang healing ng healing kay Lord. Instead of praying for others na magamit po yung power sa atin, ang madalas po nakasentro sa atin. Lord, penge nito. We're focusing sa Lord na penge noon, not Panginoon. Amen? Sino po sa umagang ito na mananampalataya ka, nagagamitin ka ng Lord, na pag ikaw ay nag-pray sa mga may sakit at karamdaman, mga taong, sabi nga po, italagang pinapunching bag ng kaaway, lalaya at gagaling bang, sabi ka ng amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Si Peter po at John, busy po sila. Pwede po sila mag-iba ng direction. Kasi alam nila, maybe kung titingnan nila itong lame beggar man, masasayang po yung time kasi 3 p.m. Kailangan makapunta sila pero they've stopped. Di ba? At sinabi po nila, look at us. Ito po yung binigay pong, ito po yung mababasa po natin. They're willing to be interrupted. Kasi alam po nilang vessel sila ni Lord. No? Nasa kanila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At ang dala-dala po nila rito yung kanilang heart desire para po magamit nga po ng Panginoon. Peter and John stop and to take notice of the layman. They see more than him as a beggar. Huminto sila pero dahil meron pong galaw ng banal na tinitingnan po nila na hindi lang ito pulubi. Amen? They see this man that they have the power to help him by saying, look at us. Sila'y kumbinsado na higit sa pera, may pwede silang ibigay dito. At pwede nilang tulungan ito. Kasi hindi ho nila masasabing, tingnan mo kami. And I believe it is the Holy Spirit to impress Peter and John to tell it to the layman and that day, pagagalingin ito ng Panginoon. Can we say amen? Kaya nga po, makikita po natin dito, yan po yung choice ni Peter and John, huminto, nagbigay ng time, willing na maabala no ng tao na pwede silang gamitin ng Panginoon. Amen? At ang number 3 po, a comparison. Ang sabi po dyan, then Peter said, silver and gold I do not have. Humingi ng pera yung layman, pero narinig ng layman, nakuha niya na attention eh. Sabi ni Peter, ginto at pilak, wala ako. But what I do have, meron naman din ako. What I do have, I give you. Kung ano yung meron ako, ibibigay ko sa'yo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk, sabi ni Peter, and taking him by the right hand, he helped him up, and the scripture tells us instantly, say after me,
Instantly. Walang delay. Instantly, the man's feet and ankles became strong. Since birth, hindi nakakalakad. Pero dahil po may vessel ang Lord, empowered ng Holy Spirit, ginamit ang makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, instantly, nagkaroon ng lakas yung ankle and knees. No? And became strong, sabi po ng Bible, at sabi pa po, he jumped to his feet and began to walk. Ito po yung himala ng Diyos. Ito po yung klase ng himala ng Diyos. He began, sabi po rito, he jumped to his feet. Hindi lang lumakad, tumalon. Amen? And began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising to God. Just try to think. Ilang taon po siya nasa pinto, hindi siya nakakapasok. That moment na pinagaling siya ng Panginoon, nakapasok siya sa loob ng templo para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen. Sometimes, in our present times, marami pong mga, hindi po ako nag-co-condemn whatever. Sometimes po, makikita po natin sa church, wala akong masama sa paglaki ng isang malaking church, a modern church. Pero po, ang kailangan ng bantayan po natin, same thing with us, paalala po sa atin, gumagalaw pa rin ba ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay? Kasi without the empowerment of the Holy Spirit, maybe tayo po ay nagwo-worship pero dry na. Pumupunta po tayo sa church parang routine na lang. Nakakalimutan po natin ang daming ibinuhos ng Lord ng mga gifts sa atin na pwede po natin gamitin for His kingdom expansion to reach lost people of this world. Can we say amen? Amen? Si Peter po, alam nilang gamitin. At tandaan po natin, pagbabasahin po natin ang scripture, ito po yung first miracle nila Peter sa temple. Before na na-empowered sila ng Holy Spirit sa labas, gumawa sila. Pero ito po yung first miracle nila Peter and John na gumawa ng himala sa templo. Alam niyo po ba, mapapansin po natin, no, yung kapangyarihan ng ating pangalan ni Jesus, makapangyarihan po. Amen? Kaya makikita po natin yan, sabi po ng mga disciple ng buhay pa si Jesus, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Do we still using the name of Jesus? Para ang prayer po natin ay maging offensive. Do we still believe there's power in the name of Jesus? Magsabi po ng amen ang naniniwala. Amen? Kaya nga po, makita po natin dito, kahit po ang ating Panginoon, ini-urge po tayo. Tayo po'y kinukuman niya, every time we pray, we will ask in His name. Hindi sa name ni Buddha, hindi sa name ni Muhammad. Amen? Kundi sa pangalan ni Jesus. Because there's power in it. Because He has promised to us. Sabi po sa John 14 and 13, and I will do, sabi ni Jesus, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. Gagawing lahat ni Jesus ang himala na kailangan mo sa buhay for the glory of His Father when we ask it in His name. Can we say amen? Can we say amen? Amen. When we pray in Jesus' name, sabi po rito, when we pray in Jesus' name, we pray in His authority. Nakataya ang pangalan ni Lord. Amen? Kaya pag tayo nanalangin na sa pangalan ni Jesus, kapatid, sabi ng scripture, He will do it. Amen? And when we pray in Jesus' name, we submit to His will. Ibig sabihin, kahit imposible po yung sitwasyon ng taong pinagpipray mo, kapatid, hindi ikaw yun. Ipanalangin mo lang yan. Amen? At gamitin mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus.
And His will is pagalingin yung mga taong yan at gumawa ng himala. And praying in Jesus' name, we pray expectantly. Nag-i-expect po tayo na meron pong gagawin po ang ating Panginoon. Amen. Kaya makita po natin sa healing nitong crippled man, meron pong, sabi nga, sinimulan, tinapos ng Lord. Amen. Pinalakas niya yung paa, pero kita natin, tinapos niya. Lumakas po ang paa nito. At meron pong immediate healing, at meron pong complete healing that will last. That is the kind of miracle na meron po ang Diyos na pinaglulingkuran po natin sa lugar na ito, Diyos na pinupuntahan po natin sa lugar na ito. Amen? Amen? Can we say amen? And God's power flows wherever He is present. Kung nasaan po ang Lord, present po si Lord, doon po gumagalaw po ang kapangyarihan ng Diyos. God's power flows where there is an expectancy. Ang tanong ko ba ngayon mga kapatid, nag-e-expect ka ba kay Lord na meron kang tatanggaping himala sa umagang ito? Magsabi ka ng amen. Amen. And I believe sa umagang ito, hindi lamang po yung beggar po ang may ini-expect na magre-receive siya. And likewise, Peter and John had great expectation that man, that layman would walk. As we pray, as the Lord will give us the opportunity to pray for others, dapat po, alam ko po yung mga taong nangangailangan ng kagalingan, nag-expect po sila kay Lord. Pero ang kailangan din po, tayo pong ginagamit ng Diyos, dapat po meron tayong expectation na meron pong himala na pwedeng gawin ng Lord sa buhay nila. And same thing with us, ako po'y naniniwala, kung kayo'y nag-i-expect na meron po kayong tatanggapin na himala sa umagang ito. Yung mga imposibleng bagay na huwag niyo pong limitahan ng Panginoon. Amen. Mag-expect kayo at ako po'y nag-i-expect din. Kayang-kayang gumawa ng Diyos ng himala sa buhay niyo. Kaya nga po, ang sabi po rito, to prove, no? Ito pong healing na nangyari and last verse, when all the people saw him walking and praising God, they recognized him, the man, sinuri. Sinuri. They recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate, called Beautiful. Noon na, nasuri nilang, ito yun. Taong walang kapag-apag-asa. Taong imposible nang lumakad. Anong sabi po ng Bible? They were filled with wonder and amazement and what had happened to him. And I believe today, as you step on faith, doon sa mga prayer requests nyo sa Panginoon, at ilalapit nyo kay Lord ng mga imposibleng bagay. And people knows, for example, meron kang anak na parang hindi na magpapago, yung marriage life mo na naruin ng kaaway. Maybe you are in financial crisis. Yung karir mo na parang mabagal. Kapatid, as you step on faith, as you have a great expectation to God, yan po yung breeding ground ng Lord para gumawa ng himala sa buhay mo. Enable that you can testify na ang Diyos ang gumawa na mga imposibleng bagay sa buhay mo. For His praise, for His glory. Sige po, tayo po itumayo. Hallelujah. Just focus yourselves before the Lord. The Lord is not yet finished. Hallelujah. Just close your eyes. Hallelujah. Hallelujah. Just ask the Holy Spirit to help you to increase and activate your faith. Hallelujah. And tell to God, Lord, nag-e-expect po ako sa iyo. Itong layman, beggar, Lord, 40 years old, Lord. Hallelujah. Na sa tingin niya po, wala nang pag-asa sa buhay. Pero you have set the day to encounter him through John and Peter. Lord, we believe today
kami rin po iinkwentrohin mo sa lugar na ito. Hallelujah. Come on, just pray to the Lord. Hallelujah. Oh, tell Him. Tell Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. What you need, hallelujah, to be touched by the Lord. Oh, hallelujah. Denial. Tinitingnan lang po ng Lord kung patuloy tayong mananampalataya sa Kanya. And today, huwag mong lilimitahan ang paghingi sa Panginoon. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Sige po. Hallelujah. As you raise those hands, isama mo na ang puso mo na mayroong pananampalataya. Come on. This is your moment. This is your time. Hallelujah. You are in the right place to receive your miracle upon miracle into your life. Hallelujah. Come on, just pray. Hallelujah. Hallelujah. Just ask if you need physical healing, ang Diyos po natin, kaya niyang magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Same thing with it, with this lame beggar man. Hallelujah. Hallelujah. If you need restoration sa iyong mga mahal sa buhay, relationship, kaya yang i-restore ng Panginoon. Because the Lord is telling to us, is there anything too hard for me? Kung meron kang maliit na pananampalataya, kayang yang ayusin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. If you have financial difficulties, hallelujah, according to your faith, just remind Him, He is our great provider. He is our Jehovah Jireh. He will supply all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Receive it by faith. Hallelujah. Receive it by faith. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. If there's spiritual dryness, hallelujah, and you feel na parang napalayo ka na kay Lord, this is the time. Allow Him, allow the Lord, hallelujah, to rekindle the fire in your hearts. Hallelujah. Hallelujah. And just tell to the Lord, truly God, not by might nor by power, but by your Spirit, saith the Lord. Lord, kailangan ko ang galaw ng iyong banal na Espiritu Santo, enable that you can refresh me, that you can rejuvenate my spiritual condition. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sige po, just raise your hands towards the heaven and I will pray for you. Hallelujah. 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 Lord, you are an all-powerful God. Alam mo ang bawat sitwasyon, detalye ng buhay ng iyong mga anak. Lord, kung saan po sila nanghihina, palakasin mo po sila. Lord, and I pray, oh God, na muli mong ibalik ang pag-asa na naka-anchor sa mga salita mo, Panginoon. And I pray, Lord, yung mga nakikita po nila sa kanilang buhay in their naked eyes, oh God, na ito yung pinagsisimula, Lord, na parang gusto na nilang huminto. Lord, in the name of Jesus, we speak life upon life.
Lord, sa bawat area ng buhay nila na it seems na nadadry, Panginoon. Salamat, Panginoon, nire-repress mong lahat ito. Lord, maraming salamat po mula ulo hanggang talampakan ng iyong mga anak. Let the healing flower flow right now, in the name of Jesus. At maging sa kanilang mga mahal sa buhay, salamat, Panginoon. Lord, tinatanggap po nila ang himala at kagalingan para sa kanilang mga loved ones. And I pray, Lord, whatever their needs, whatever po ang kanilang mga prayer concern, Lord, as we delight in you, you will give the desires of their heart. Bless your people, O God. Lord, thank you. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Receive your miracle. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for you have been in this place, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ng iyong salita, O Diyos, ang nakakapagpalakas sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O God, for you have teach us, Panginoon, today na kami ay patuloy na magtiwala at lumakad, Panginoon, sa iyong kalooban. Maraming salamat, O God, and even, Panginoon, sa aming pagbibigay ng aming mga ikapo, Panginoon, at ng aming mga offering, Panginoon. Tanggapin po ninyo ito, Panginoon, bilang aming pagsamba, Panginoon, sa iyong pangalan. Dahil naniniwala kami, O God, na ikaw ang nagpala sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng mga biyaya nito, Panginoon. At ang pagbibigay namin, Panginoon, para sa iyong kaharian, O Diyos, ay tanda ng aming pagsamba sa iyo. Maraming salamat, O God. We pray na ingatan po ninyo ang bawat isa sa aming pag-uwi, O God. We praise your name, we glorify you, O God, and we thank you. We lift your name in this place and we pray in Jesus' name. Amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9-10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.